Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay na at nakasilid pa sa sako ng matagpuan ang 7 taong gulang na batang babae na 3 araw lang nawawala sa Jensan. Kalunos-lunos ang sinapit ng batang hinihinalang ginaasa muna bago pinatay. Ang suspect, senior citizen na kapitbahay na nakitaan daw ng mga ebidensya. Nakatutok si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Linggo nang idiniklarang nawawala ang 7 taong gulang na si Ana, di niya tunay na pangalan. 3 araw makalipas, natagpuan ang bata na patay at nakasiksik sa isang sako sa bakanteng lote sa Purok 9, Barangay Conel, General Santos City. Nami nakita nga sako. Una nga sako, amo ang nakita is basura. Ang ikaduha, ayun siya sako dito sa suok. Amo ang gilili. Nakita man ako itong short. Pag abot sa mga kuan sa lola, patanaw na ko sa iya ang katong short. Pag ingon niya nga, yahak. Ayon sa kapulisan, posibleng ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Sinakal dito ng t-shirt. Now we believe isa sa mga cause of death niya is asphyxia. But the thing is, nung binuksan yung sako in open, walang damit, hubot-hubad yung biktima. So it is an indication na na-rape siya. Ang suspect sa krimen ang 74 anyos na kapitbahay ng biktima. Base sa testimonya ng mga saksi, nakita daw ang bata na pumasok sa compound ng suspect noong hapon bago ito nawala. Sa investigasyon ng pulisya, may na-recover na 2 kutsilyo at 2 t-shirt na may marka ng dugo sa likod ng bahay ng suspect. Tumugma yung mga circumstantial at itong testimonial ng ating eyewitness. I already requested for the DNA analysis, no, examination, and we are looking forward na magkaroon ng positive result that would also help us in filing a solid case against the POI na ngayon ay naging suspect na natin sa paghahasa, pagpatay. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na kunin ang pahayag ng suspect, ngunit wala ito sa kanilang bahay nang pinuntahan namin. Para sa GMA Integrated News, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras.